Nagbanggaan ang dalawang motor tanker ships malapit sa baybayin ng Cavite City. Ayon sa imbestigasyon, may kargang gasolina ang tanker na Rich Rainbow, habang coal naman ang dala ng Ivy Alliance tanker. Nagpadala na ng team ang Philippine Coast Guard sa lugar para sagipin ang mga tripulante ng dalawang barko at para mag-imbestiga. Ngayong umaga, nag-issue ng notice of detention ang Port State Control para sa dalawang barko habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hindi maayos na sistema, atrasadong pamimigay ng payout at may mga nahilo pa sa pila. Para sa paayuda po yan ng gobyerno sa mga apektado ng dalawang linggong ECQ. Sa Quezon City, gutom at mahabang oras ang binuno ng mga beneficiary para sa tulong pinansyal na hanggang 4,000 piso. Balita hatid ni James Agustin at Jonathan Andal. Nagkatensyon na sa magdamagang pila para sa ayuda sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. Grabe, ang takal talaga. Pinahirapan kami. Pinahirapan kami kasi wala pong kain. Panangalian ng hapunan. Gutom. Inabot ng madaling araw ang pamimigay ng cash aid dahil na-delay ang printing ng payroll. Kinakwestiyon naman ng mga residente ang sistema ng barangay imbes kasi na maglabas ng listahan ng pangalan at bigyan ito ng schedule, ang ginawa ng barangay per cluster ang in-schedule. Dumagsa tuloy ang mga tao, nagunahan na makasama sa cut-off na 2,000 beneficiaryo. Si Nanay Esperanza nakapila na ng 16 na oras bago niya na lamang wala pala sa listahan ng kanyang pangalan kahit dati na siyang nakatanggap ng SAP. Uuwi na lang po ako. Pasensya na lang. Iyak po kayo. Bakit po? Kasi isip ko nga po kasi mag-aambangan nga po kami ng mga anak ko, pamilya namin ng bigas. Si Lola Matilde na 72 years old na, hindi na kinaya ang tagal sa pila at nahilo na. Gumawa na lang siya ng authorization letter at pamangkin na lang ang pinakuha ng ayuda. Pinitan ako. Grabe, pawis ko. Takot-takot. Kasi alas 5 pa kayo? Oo, nagugutom na nga po ako eh. Si Aileen naman umasang 4,000 piso ang makukuha dahil apat sila sa bahay. Pero ang natanggap niya, 2,000 piso lang. Sa akin, medyo kulang kasi walang mga pasok ngayon. Kaso wala naman tayong magawa eh. Ang sabi ng social worker, isang dependent lang kasi ang nakalista kay Aileen. Listahang nakabase sa sinagutan nilang SAP form noon pang nakaraang taon. Maghahating gabi na hanggang labas pa ng Old Balara Elementary School ang pila ng kukuha ng ayuda. Panay paalala ng mga taga-barangay na sundin ang physical distancing. Ang street sweeper na si Aling Clarita, alas 4:30 pa ng hapon nasa pila. Hindi pa siya naghahapunan at tanging tubig lang ang daladala. Nawalan daw ng trabaho ang kanyang asawa. Ay, hindi, mayroon kaming pambiling bigas, ulam. Ay, masaya na rin kami, sir. Kung magkano ang ibibigay, di salamat. Laking tuwa naman ni Aling Aurelia na matanggap na ang 3,000 pisong ayuda. 16 na oras siyang nagtiyaga sa pila. Malaking halaga dahil hindi pang negosyo ko sa pagtitinda. Tanghali naman dumating sa eskwelahan si Aling Gemma. Inabot na siya ng pasado alas 11 ng gabi bago nakakuha ng 3,000 pisong ayuda. Mahirap daw talaga ang buhay ngayon, lalo't nawala na ng trabaho ang kanyang mga anak. Malaki talagang bagay ito, makatulong na ito. So, ano ho gagawin niyo dyan? Biling bigas, ulam, gatas ng bata. Ayon sa City Treasurer's Office, alas 11 ng umaga dapat ang simula ng payout. Pero alas 2:30 ng hapon na sila nakapagsimula dahil may mga inayos pang dokumento. Sa payout naman po, mabilis lang eh. Nagkaroon po ng problem sa pila po ng tao. Kaya natagalan po sila sa verification. Jonathan Andal, James Agustin, GMA News. Update po tayo ngayon sa bigayan ng ayuda sa Mandaluyong. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Umarangkada na ang pagbibigay ng ayuda para sa mga individual na apektado ng Enhanced Community Quarantine sa Mandaluyong. Ngayong araw, 2,030 pamilya ang mga makatatanggap ng cash aid dito sa Barangay Bagong Bato, Itaas. Nagsagawa ng inspeksyon si Mandaluyong Mayor Menchi Abalos, DILG Undersecretary Bernardo Florese at Testing Czar Vince Tison. Pero simultaneous o sabay-sabay ang pamimigay naman ng ayuda sa iba pang mga barangay. Ayon kay Abalos,
91,200 na pamilya ang makatatanggap ng ayuda sa kabuuan at tatapusin nila ang pamimigay sa loob ng 15 na araw. Ang listahan ng mga benepisyaryo ay mula sa official na record ng DSWD at ng lungsod. Ito ang mga pamilya kasama sa first tranche ng Social Amelioration Program, additional beneficiaries ng SAP2 at SAP waitlisted, vulnerable groups tulad ng low-income individuals, persons with disabilities at solo parents at iba pa na mga naapektuhan ng ECQ kung may matitira pa sa pondo matapos mabigyan ang mga naunang nasabing prioridad. Sa kabuuan, ang pondong tinanggap ng lungsod mula sa national government ay 364 million pesos. Inaasahan na 80% ng populasyon ng lungsod na nabibilang sa low-income families ay makatatanggap ng ayuda. Sa ngayon, maayos ang pamamahagi ng ayuda. 15 minuto lang kasi ang proseso ng pagkuha at pag-validate dito ng ayuda sa Mandaluyong. Ang inyong kapuso, Mark Makalalad ng GMA Super Radio, DCWB, nag-uulat sa Balitang Halik. Yes, Mark, itong pagkasinasabi nga na talagang medyo marami-rami pa rin ang mga, syempre, pumipila pa rin. Ano yung sinasabing long-term na plano pa no, nung ating LGU dyan sa Mandaluyong? Kaya parang kasi, diba, may mga nagre-reklamo pa rin na hindi pa rin nakakakuha ng tama raw no, na bigayan dyan. Tama ka dyan, Connie. Dito naman, dahil marami yung tumatanggap ng ayuda, merong mga pulis na nagbabantay para matiyak na masusunod yung minimum health protocol. Pagdating naman, dun sakaling meron silang reklamo, merong grievance committee na pwedeng lapitan ng mga individual na nagsasabi na kwalipikado sila pero wala naman sa listahan. Ganun yung magiging proseso at lahat ng mga matatanggap na reklamo iipunin sa Mandaluyong nang sa gayon ay mabigyan ng aksyon. Bakit nga ba daw hindi na gawin na parang automated na lamang ano, yung pagbibigay kaysa pumupunta pa yung mga tao dyan? Meron ba silang balak na gawin yan kung sakasakaling mas tumagal pa ito? Connie, ang kanina sinabi sa atin ni Mayor Avalos na hindi naman din mahihirapan yung mga residente dahil meron silang mga schedule at bawat barangay ay merong mga ginagawa na pagbibigay ng ayuda. Hindi na nila kinakailangan dumayo pa sa malalayong lugar dahil sabay-sabay naman yung pagbibigay ng ayuda. At maliban dyan, ngayong ECQ, meron din naman na transportasyon. Kaya ang sinasabi nila, mas mainam kapag cash na yung pinamigay at ito ay matatanggap agad ng mga residente diyan sa lungsod. Tsaka na-observe naman so far no yung social distancing, Mark. Tama ka dyan, Connie. Merong mga pulis na nagbabantay. Minimum okay. Yes. Na tigda dalawa na pulis ang nakalaan sa bawat distribution center sa Mandaluyong. Alright, maraming salamat sa yung update sa amin. Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. 242 ang naitalang COVID deaths sa bansa kahapon, muling mas mataas kaysa sa mga gumaling sa sakit. Kabilang riyan ang 133 na unang inilista bilang recovered sa sakit. Sa gitna ng punuan ng pasilidad sa NCR, may mga COVID positive na piniling manatili sa labas ng ospital. Narito po ang aking report. Malakas ang katawan at physically active. Ganyan naaalala ni Kelly ang kanyang tiyuhin bago tamaan ng COVID-19. Walang agad nakaalam na sa loob ng sasakyang ipinarada sa Kamkrame, nag-imbak ng supply at unang nag-quarantine ang tiyuhin. At nang malaman ng mga kaanak, natagalan pa bago nakahanap ng hospital slot sa Pasig. The bed was only made available for us because somebody passed away. I left him there at 4 p.m. I got a call at around 8 or 9 p.m. na they had to intubate him already. Wala pang 24 oras, nag-flatline ang tiyuhin habang nasa COVID ward ng emergency room. Nahirapan maghanap ng ospital ang aktres na si Jean Garcia para sa kanyang ina na namatay rin sa COVID-19. Hospital hopping pa. COVID-19 is real. Hindi siya biro. Isa siyang plague. Ang mga bagong kaso, pinakamababa sa loob ng 7 araw. Pero sabi ng DOH, mas kaunti kasi ang samples na nakuha ng mga laboratorio noong April 5. Pilipinas pa rin ang nangunguna sa COVID cases at deaths sa Western Pacific region ayon sa World Health Organization. We are concerned about the situations in the Philippines. We're concerned because the surges is really continuing and moving towards so-called the red line. Ang red line na tinutukoy ng WHO, yung sitwasyong hindi na kaya ng healthcare system ang bilang ng mga kaso.
once we cross that red line, we put healthcare worker in a very difficult situation. And once healthcare workers start to get infection, the healthcare capacity goes down. And ironically, that's the time more and more people need some help. Sa Metro Manila, 8 sa bawat 10 ICU bed na ang okupado. Hindi lang po kulang ang ospital, kulang ang kama, kulang ang kasangkapan, at higit sa lahat, kulang ang mga healthcare workers. Ang East Avenue Medical Center, binuksan na ang kanilang lumang emergency room. Yung aming mga pasyenteng naghihintay sa emergency room ay nasa around 50 patients po. Nung isang linggo, umabot po kami hanggang 70 to 80. So kahit papano po, bumababa po ito. Isa sa inaasahang makakatulong ang offsite modular hospital sa Quezon Institute. Pero hindi pa ito nagpapapasok ng pasyente dahil kailangan pa raw ihanda ang mga gamit. Pero sabi ng mga healthcare worker, kahit magdagdag ng kwarto, kung walang tatao, wala ring silbi. Nasa Quezon Institute na ang ilang doktor, nurse at medical technologist mula Visayas na sasaklolo sa mga kapwa frontliner sa Metro Manila. Magpapadala rin ang vials ng remdesivir, tocilizumab at convalescent plasma na ibinibigay sa mga may COVID-19. Target ng DOH Central Visayas na magpadala ng 100 to 200 healthcare workers sa NCR. 50 ang kasama sa first batch. 12 nurse at medical technologist naman ang unang batch na ipadadala ng Zamboanga Region sa Lunes. Pero hindi lang sa NCR Plus dumarami ang kaso. 4 na bayan sa La Union nga ang MACQ hanggang April 21 dahil sa dami ng mga positibo. Sa gitna ng dumaraming kaso at kulang na testing, isa sa kailangang paigtingin ang contact tracing. Aminado riyan ang contact tracing czar. Nitong Marso, bumagsak kasi sa 3 ang mga nako-contact trace sa bawat isang nagpo-positibo. Ang ideal hanggang 37 dapat sa urban setting. Technically, wala pong contact tracing dyan because ang gagawin lang ho ng isang contact tracer, i-announce lang yan na yung positive patient, hanapin niyo yung kanyang members ng household and have them quarantine. Paliwanag ng DILG, hindi magkukulang ang contact tracers dahil may dagdag na contact tracers pa mula sa LGU, BFP, PNP at MMDA. At ngayong napupuno ang mga ospital, isinusulong ng isang grupo ng healthcare professionals ang teleconsultation. May ganito ring proyekto ang Office of the Vice President. Mild ho yan, don't worry. Baka mahawa pa kayo lalo sa hospital. You'll be fine at home. Tatawagan ko ho kayo araw-araw, kukumustahin ko po kayo. So if we all do that and work together, marami tayong matutulungan at madedecongest natin yung hospitals. Aprobado na ng ating Food and Drug Administration ang paggamit ng CoronaVac ng Sinovac sa mga senior citizen. Base po ito sa rekomendasyon ng Vaccine Expert Panel sa paggamit ng CoronaVac sa mahigit 400 seniors sa China at Brazil. Sa datos, nakita nilang epektibo ang bakuna para maiwasang magka-severe COVID ang mga nakatatanda. Mababa na rin po kasi ang supply ng AstraZeneca COVID vaccine na pupwede sana sa mga seniors. Sabi ni FDA Director General Eric Domingo, kailangan pa rin i-evaluate ang kalusugan ng senior citizen bago bakunahan. Kamusayin na po natin ang pamimigay ng ayuda sa Quezon City. May ulat on the spot si Salima Refran. Salima! Connie, day 2 na nga ng pamamahagi ng ayuda dito sa Quezon City University sa Barangay Batasan sa Quezon City. Bagamat mas maayos, mahaba at marami ang pumila para sa bigayan ng ayuda. Isinara na itong Sinagtala Street para sa mga nakapila. 4 na pila nakapwesto sa kalsada. Sa dulo, sobrang dami ng tao at kahit panay ang paalala ng mga otoridad, hindi na masunod ang physical distancing. Pag nakapasok na sa compound ng universidad, aakyat pa ng hanggang 3rd floor para sa pila. Bababa ulit para sa verification at mismong pagkuha ng ayuda. Yung mga pumila na para ngayong araw ang sineserbisyohan. Yung mga pumila magmula pagkahapon natapos na kaninang alas 8 ng umaga. Si Lia Leonardo, isang waitress, alas 3 ng umaga pumila. Gusto sana niya ng mas maaga pero may mga nanguhuli raw dahil sa curfew. 4,000 inaasahan niya dahil 3 ang kanyang anak pero 2,000 lang ang nakuha. Narito ang kanyang pahayag. Okay naman na po kahit pa na may natanggap kaso sana ibigay nila yung tama.
kumpara kahapon, mas marami ang pasok sa cut-off ngayon. 4,000 na mula dun sa 2,000 kahapon. Nagpalit na rin ang mga tao ang City Treasurer's Office sa mismong payout habang mga taga-Tricycle Regulation Division na ang nag-o-augment sa mga taga-City Social Services and Development Department para sa verification at validation. Koni, kung nakikita mo nga no, dito sa ating likuran, mahaba yung pila at napakainit ng panahon. Maswerte yung iba na meron silang baong mga payong, pero marami dyan, lalo na yung mga nakapwesto doon sa gitna, eh walang mga dala. Tapos doon sa mga kaanak po nila, kung meron po kayong kasama na dito po pumila, eh baka pwede na rin po dalahan ng kaunting pagkain at tubig dahil medyo mahaba-haba pa po yung kanilang ipipila bago pa po makapasok doon sa mismong payout ng ayuda. Yan ang latest bulaga dito sa Quezon City. Connie. Maraming salamat sa Lima Refran. Abiso ng Department of Health, hindi na po kailangang mag-face shield ang mga active transport user gaya ng mga nagbibisikleta. Kasama rin po dyan ang mga nagmamaneho ng sasakyan at gumagawa ng mabibigat o di kaya mabusising aktibidad o trabaho. May potential safety risk daw kasi ang pagsusuot ng face shield para sa kanila, gaya ng paglabo ng paningin na posibleng magdulot ng aksidente. Pero dapat pa rin magsuot ng face shield at sumunod sa iba pang mga health protocols bago at pagkatapos magmaneho o magtrabaho. Inanunsyo yan ng DOH kasunod ng dumaraming reports tungkol sa panghuhuli sa mga cyclist at iba pang active transport users na walang face shield. Samantala, makakapanayan po natin ngayon si DSWD spokesperson Irene Dumlao. Magandang umaga po sa inyo. Si Connie Season po ito, kasama po si Rafi Tima. Magandang umaga po, Ma'am Connie. Opo, kamusta po ang assessment ninyo sa unang araw po ng pamimigay ng cash assistance? Gayong inumaga po no, sa pilang ilan sa Quezon City? Batay po sa monitoring ng joint monitoring and inspection team na kinabibilangan po ng DSWD, DILG at iba pang mga representatives ng ibang ahensya. Generally ay naging maayos po yung mga isinagawang payouts ng mga local government units kahapon. Yan po yung sa Caloocan, sa Parañaque, sa Manila, gayon din po sa Antipolo at sa Sinulungan, Laguna. And batay nga rin po doon sa mga nakita natin o na-observe po natin, sumunod naman po ang mga local government units sa mga panuntunan na nakalahad doon sa Joint Memorandum Circular. At gayon din po, karamihan sa mga local government units na ito ay sumunod doon sa mga health and safety protocols. Okay, paano po pinipili at sino po yung nagdedesisyon sa makakatanggap po ng ayuda? Ang mga lokal na pamahalaan ang may ganap na tungkulin po na tumukoy ng mga beneficiaries ng financial assistance o nitong tulong. At ang role po ng DSWD ay magbahagi ng listahan natin ng mga sub-beneficiaries at ESP beneficiaries under the Bayanihan 2. At ito pong listahan na ito ang naging basehan o batayan ng mga lokal na pamahalaan sa pag-identify o pagtukoy ng mga beneficiaries. Opo, paano ho natin maibsan siguro yung problema ho dati no sa pagbibigay po ng SAP na sinasabing hindi ho mga nabigyan o nagkaroon ng anomalya, in other words, ma'am? Well, unang-una, ang mga lokal na pamahalaan ay kinakailangan kasi na mag-issue ng executive order. Doon po sa executive order, nakalahat doon ang mga method or pamamaraan ng pamamahagi ng ayuda. Pangalawa, nakalagay po din doon no, na sila ay bubuo ng isang grievance and appeals committee na kung saan immediately tutugunan nila yung mga reklamo o hinaing ng kanilang mga nasasakupan. Okay. Pangatlo, ang mga local government units kailangan din pong ipaskill sa kanilang website o official social media accounts and sa kanila pong sa mga conspicuous areas sa iba't ibang barangay upang makita nga po ng kanilang community yung mga pangalan ng mga makatatanggap ng ayuda. At sa pamamaraan po na ito, makakatiyak po tayo no, na kung may mga reklamo man, agaran itong ipapahatid doon sa appropriate committee or okay. Team. Saan and po? Likewise, Pony, meron rin tayo joint monitoring and inspection team na nabanggit ko na kinabibilangan ng DSWD, DILG, DND representatives from the local government units and CSO partners from the ground na siyang magtitiyak na yung nasa provision po ng JMC ay masusunod,
magiging maayos, efficient, and effective ang pamamahagi ng tulong at lahat po ng mga reklamo ay agarang okay. Matutugunan. That's good to know, ma'am. Saan po galing itong pondo po para sa ayuda? Well, our economic managers no can best address okay. or sagutin itong tanong na ito kung saan po nanggaling yung pondo. Saan kinuha? May tanong pa ho, si Rafi. Hi, good morning po. Magandang umaga po. Last year po, meron na tayong experience sa pamimigay ng ayuda. Ano po yung mga naging lessons doon na pwedeng magawa ngayon? Although ngayon, ginagawa na ito. For example, yung pamimigay ng bahay-bahay. Ito ho ba'y pinag-isipan para sa kaligtasan na natin mga mamamayan? Well, Sir Rafi, marami pong mga lessons no, na naibahagi yung experience natin sa pamamahagi ng tulong o ng ayuda last year. At ito nga pong taon na to, nakita po natin na nakatulong ang ibinahagi ng DSWD na listahan sa preparasyon ng mga local government units being the lead implementers dito nga po sa pamamahagi ng ayuda. Nakatulong po ito sa kanilang preparasyon dahil meron na po silang basehan na mga pangalan o ng mga individual na papapasama o mabibigyan ng tulong. Pangalawa po, nabanggit niyo po nga no, na meron na rin naman tayong mga pamamaraan na isinagawa yung mga local government units. As lead implementer, sila po talaga yung magsa-strategize kung paano isasagawa. At we understand that some local government units are conducting it through house-to-house method, lalo na po sa mga nasasakupan nila or constituents nila who are most vulnerable. Mm-hmm. Gaano po ba kadami yung inaasahang mabibigyan ng ayuda, gayong NCR Plus bubble na nga po ito mabibigyan? Well, batay po dun sa inilabas na local budget circular ng DBM, nasa 22.9 million na individual po within the NCR Plus bubble ang mababahaginan ng tulong. Mm-hmm. Nabanggit niyo po kanina yung listahan ng DSWD, malaking tulong, pero yun din na naging basis ng ibang LGUs para mamigay ngayon. Although nadagdagan na apparently yung ibang mga household ng member of the family, siguro from other provinces, at tumipat na rito. Paano po kaya yun? Ano yung magiging, paano po ma-address yung mga ganitong concern? Okay, again, sabi nga po natin, it's the local government units no, who has the full discretion in identifying kung sino po yung kanilang bibigyang prioridad para po dito sa ayuda mula sa national government. And we have full trust naman po sa kanila na of course uunahin talaga o bibigyan prioridad itong mga kabilang sa low income sectors. Mm-hmm. So sa grievance committee po pwedeng lumapit po itong mga nagrereklamo. Tama po kayo, nabanggit ko po kanina na meron tayong grievance and appeals committee. So kung kanila pong mga nasasakupan ay meron pong hinaing o reklamo, maaari po silang lumapit dito and we have full trust over the local government units na agaran nga po nilang tutugunan ang mga reklamo ito. Okay, maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi po sa Balitang Hali. Maraming salamat din po. Si DSWD spokesperson Irene Dumlao. Nag-aalangan daw pumasok sa Pilipinas ang Sinopharm dahil sa issue ng pagpasok sa bansa ng Peking bakuna. Sabi po yan ni Presidential Spokesman Harry Roque. Ang isang grupo ng mga negosyanteng Chinoy humingi naman ng tulong para madagdagan ang kanilang order ng bakunang CoronaVac. Ang mainit na balita hatid ni Ian Cruz. Sa pamamagitan ng tripartite deal, nakabili ng kalahating milyong doses ng bakuna na CoronaVac ng Sinovac ang Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated para ito sa mga empleyado at pamilya ng mga negosyanteng Chinoy. Sabi ni FFCCCII President Dr. Henley Lim Bonlyong, Lunes sila natanggap ang pirmadong kopya ng tripartite deal. May 300 milyong piso ang budget sa pagbili nila ng mga bakuna. Gusto ng FFCCCII na doblihin pa ang kanilang order na CoronaVac. Secretary Roque, can you help us inform the Chinese embassy that that we at the Federation want to help the Philippines import 1 million Sinovac vaccines instead of 500,000? Ito ang request ni Ambassador Francis Chua. I will also pass the word to the Ambassador that the Federation wants to import a million and not just half a million Sinovac. Hiningi na rin ni Roque ang tulong ng mga negosyanteng Chinoy
para maging ang ibang pharmaceutical firms sa China, mag-apply na rin ng emergency use authorization para sa kanilang mga bakuna, lalo't ang Sinopharm vaccine na napaulat na itinurok sa mga miyembro ng Presidential Security Group at tubili raw mag-apply ng EUA sa bansa. Natimbog na raw kasi ang mga gumagawa ng Peking Sinopharm vaccine sa China, pero ang mga Peking produkto nakarating daw sa Pilipinas. Kaya ayaw tuloy pumasok ni Sinopharm. Iniisip ni Sinopharm, I have a whole world as a market. Ba't ako papasok dyan sa lugar na may problema? Because confirmed na pumasok dito ang fake, eh paano ngayon? Kung merong adverse effect yung fake, masisisi sa Sinopharm. Sa buwang ito, una nang inaasahan ng 2 milyong bakuna mula sa Sinovac at Gamaleya ng Russia. Sabi ni Secretary Carlito Galvez Jr., ang AstraZeneca vaccines mula sa COVAX facility ng WHO baka maihabol sa katapusan ng Abril. Paano naman kaya ang mga bakuna na inaasahang manggagaling sa Amerika gaya ng Pfizer at Moderna? Pfizer, we ordered I think 10 million or 15 million. They said they will eventually deliver. Pero si Secretary Galvez thinks it will not be until after July 4 kasi si President Biden says that they will have an independence from the pandemic in July 4. They're aiming to completely vaccinate Americans by July 4. So by July 4, baka naman maging less tight na yung supply for vaccines. Ian Cruz, GMA News. Update naman tayo sa pamamahagi ng ayuda sa San Juan. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Bonnie, mas maayos at organisado ang simula ng pamimigay ng ayuda sa San Juan City ngayong araw. Sa Barangay St. Joseph, nagsimula ang payout. 100 beneficiaryo kada oras ang pinapapasok sa bigayan ng ayuda. Pagkatapos ng isang oras, ay 100 naman ang pamapasukin. Walang siksikan at mas organisado ang pila. Ganito ang sistema na gagawin sa mga susunod pang barangay na magpapamigay ng ayuda. 98 million pesos ang iilabang pondo sa City Government ng San Juan para sa mga apektado ng enhanced community quarantine. Ayon kay Mayor Francis Zamora, kapag may natirapang pondo, ipapamahagi ito sa iba pang nangangailangang residente. May ilang senior citizen naman na 4 oras ang hinintay bago mabigyan ng ayuda. Okay lang naman daw dahil mas importante ay nakatanggal sila ng tulong. Sabi ni Mayor Zamora, maglalaan sila ng fast lane sa mga susunod na barangay na mamimigay ng ayuda para hindi matagalan sa pila ang mga senior citizen nilang kamamayan. Samantala, sabi naman ni DILG and Secretary Jonathan Malaya, pag-aaralan na o bukas sila sa posibilidad na ma-extend ang 50-day period para magpamigay ang ayuda kapag hiniling ito ng mga local government unit na nahihirapan sa cash distribution. Tony? Sa ngayon ba, June, wala namang nagre-reklamo na kulang o yung mga pangalan nila wala sa listahan? Maayos, Tony. Maayos yung sitwasyon kanina pamimigay ng ayuda kasi sinasabi ng city government ng San Juan. Kaya medyo na-late sila, no? Ang Webis Gary, simula pa lang yung kanilang payout. Pinag-aralan daw talaga nila na mailatag yung mas maayos sa sistema para maiwasan yung gulo. Siguro dahil nakikita talaga nila na sa ibang lugar, nagkakaproblema ko. So ano ang kanilang sistema dyan, June? By appointment ba yan? Inaabisuhan sila o pwedeng mag-walk-in? Ay, di. Pwede. Nakalatag ito sa mga Facebook page ng barangay na doon nakalista. Alphabetically arranged, 100 per batch. May mga serial number na naka-assign at yung mga nakalagay na naka-assign sa serial number may specific na oras kung kailan sila dapat pumunta doon sa mga lugar na namibigay ng ayuda ko. Maraming salamat sa iyong update sa amin, June Veneracion. Bilang tugon sa umaapaw ng mga ospital dahil sa dami ng mga pasyente, magtatayo na rin ang isolation facilities ng Philippine Red Cross sa mga campus ng Ateneo de Manila University, University of the Philippines at De La Salle University. Ang ilang healthcare providers naman, iminumungkahiang home care program para sa mga mild to moderate COVID patients. Ang mainit na balita hatid ni Bernadette Reyes. Naglunsad ng COVID home care program ang The Medical City. Pero mabilis nilang sabi para lamang ito sa mga mild at moderate cases o yung mga hindi malala ang lagay. Mayroong team of doctors na pupunta sa kanila para i-check sila, para i-monitor. But I have to specify that these are for mild to moderate cases, especially the moderate cases. Most of them actually require hospitalization also, no? They require monitoring. Some of them monitor their vital signs, their oxygen levels. Mape-prevent, if we will attend to the patients early on, nandun pa lang sa initial phase ng COVID, mild to moderate, mahuli na namin, maalagaan na namin, hopefully they will not progress to critical
medical cases. Ang Ronin Emergency Medical Service naman, bago pa magpandemya, nagbibigay na rin ng ganitong serbisyo kung saan dinadala ang hospital setup sa mismong bahay ng pasyente. Dahil hindi sila na-admit sa hospital, sa bahay na natin sila iti-treat. Kung baka parang kailangan nila ng oxygen, we will provide oxygen. Kailangan nila ng doctor, teleconsult. Doctor will be there na pagbibigay ng mga kailangan ng isang pasyente. Pero ang ganitong serbisyo may kamahalan. Pwedeng umabot ng 15,000 hanggang 60,000 pesos ang paunang bayad pa lamang. Depende rin sa tagal at sa pangangailangan ng kabuuang bayarin. Dahil nasa bahay ang pasyente, kailangan ding masuri na maigi ang lugar kung saan mananatili ang pasyente at paano mapapangalagaan ang kapakanan ng ibang kasama sa bahay. Kasama dun sa program namin ang pagtuturo kung paano sila mag-isolate. How the other members can protect themselves of their from getting infected by their family member na may COVID. Sa sariling datos ng Department of Health, 41% ng mga naka-confine na COVID-19 patients sa mga ospital sa Metro Manila ay mild at asymptomatic. Kaya nga pinag-iisipan ng ilipat sa mga quarantine facilities. Bernadette Reyes, GMA News. Pinabulaanan ni Senador Bongo ang kumalat na balitang inatake sa puso si Pangulong Duterte. Sa Facebook post, sinabi ni Go sa anya'y may masasamang hangarin, huwag munang magdiwang. Nasa bahay pangarap lang anya ang Pangulo at tambak daw ang trabaho. Hindi rin daw siya naka-quarantine at sadyang nag-iingat lang. Naging usap-usapan ang lagay ng Pangulo sa social media matapos i-anunsyo kahapon ng Malacanang na hindi matutuloy ang itinakda niyang Talk to the People. Kasunod ng COVID cases sa ilang taga-Presidential Security Group at ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. Mga kapuso, huling araw na ngayon, ang pagpapatupad ng price ceiling sa karneng baboy sa NCR, wala ng extension. Ayon sa Department of Agriculture, sa halip, magtatakda na ng suggested retail price sa frozen pork simula po bukas, April 9, 270 pesos per kilo sa imported pork kasim, 350 naman po sa pork liempo. Dahil may mga retailer na walang freezer, naglaan ng 45 million pesos ang DA at mga LGU pambili ng 2,500 chest freezers. Bukod sa pagtakda ng SRP para mapababa ang presyo ng baboy, patuloy rin po ang pagpaparating ng baboy sa NCR mula sa mga lugar na walang African swine fever. Pero sabi ng SINAG, Samahang Industriya ng Agrikultura, maaaring tumaas pa rin ang presyo ng baboy dahil naka-pork holiday ang ibang racers bilang protesta sa hakbang ng gobyerno na dagdagan ng 350,000 metric tons ang inaangkat na baboy. Sabi naman ng DTI, dagdag na supply ng karneng baboy ang sagot para mapababa ang presyo. Inaprubahan na ni Pangulong Duterte ang pagpapababa ng taripa sa mga imported na karneng baboy sa 5 hanggang 20% mula sa umiiral na 30 hanggang 40%. Epektibo ito oras na makumpleto ang publication sa Official Gazette. Sa ibang balita, apat na magkakaanak kabilang ang isang bata ang natagpuang patay sa kanilang tahanan sa Bacolod City. Balita hatid ni John Consulta. Bangkay na nang makita ang isang bata sa sofa ng kanilang bahay sa Barangay Tango, Bacolod City. Pero may iba pa palang biktima, ang ama, lola at isa pang kaanak na natagpuan sa labas naman ng kanilang bahay. May mga sugat sila sa ulo na ayon sa pulisya ay maaring resulta raw ng pagpupok ng matigas na bagay. Responde mga pulis sa crime scene matapos magsumbong ang isa sa mga kaanak na siyang nakakita sa mga bangkay. Samad sa ulo, sample lang po. Bali, ang isa kababae, gingguntingan pa sa ulo. Ginrub-rub pa ng buhok. Abot siling may kaakig ang nagpatay. Pagkado dinamon, abre ang kuda, ang gate nila, pero may lock nga kabilya sa guwag at nakawit lang. Ayon sa barangay, wala naman sila natanggap na report na may nangyari komosyon sa bahay. Pagina lang kami sa agad, yung tawgan na may natabok na. Okay. Then, wala kami idea kung sino. Kahit wala man force na. Oo. Nga, ano yung wala man din sila maaway. Oo. Kakadlo, malako di ko maikatang. Sa inisyal na investigasyon ng Police Station 8, walang senyales na forced entry sa bahay. Wala man ni Gurura Birigid eh. Kaya ang mga balwabol, wala pa mga gamit nilang ng mga component, TV, mga ibang gamit nga sa lara pa man. Dahil sa itsura ng mga bangkay, naniniwala mga polis na tatlong araw lang patay ang mga biktima. Posibleng gabi rin daw isinagawa ang krimen dahil nakabukas pa ang mga ilaw ng bahay ng datnan nila.
Di raw bababa sa dalawa ang suspect na maaaring kilala ng mga biktima. Pero wala pa raw lumalapit na saksi sa krimen dahil malayo ang kapitbahay ng mga biktima. Hindi, dali walang gagana. Hindi, dali walang gagana. Hindi, layo ang TV. Pero i-review naman ang mga mag-agyan ng probable suspect. Isang person of interest na ang inibitahan ng mga polis upang mahinga ng pahayag. Isinasailalim na sa autopsy ang mga labi para matukoy ang sanhi ng kanilang pagkamatay. John Consulta, GMA News. Aksidente sa Tayabas, Quezon. Dalawang patay matapos araruhin ng isang truck ang ilang sasakyan at isang bahay. Sa kuha ng CCTV, kita na nagdere-derecho ang truck at binangga ang anim na tricycle at tatlo pang sasakyan. Tumilapon din ang ilang pasahero ng mga tricycle sa lakas ng impact. Hanggang sa sumalpok ito sa isang bahay. Dead on the spot ang driver at pahinante ng truck. May 14 pang sugatan sa mga naararong sasakyan. Patuloy ang imbestigasyon. Nahuli ka mang panaloob sa isang tindahan sa Zamboanga City. Sinipat ng dalawang lalaki na yan ang lahat ng pwedeng nakawin sa isang tindahan sa barangay Pasunangka. Bago yan, binago nila ang direksyon ng CCTV sa labas ng tindahan. Ang hindi nila alam, may kamera sa loob ng tindahan at na-record ang kanilang pagnanakaw. Agad silang umalis sakay ng tricycle at isa pang kasamang lookout. Tinatayang nasa 200,000 piso ang kanilang natangay. Pinaghahanap pa sila ng mga pulis. Sibak sa trabaho ang dalawang doorman na nakitang di tumulong sa PhilAm female senior citizen na pinagsisipa ng isang lalaki sa New York City. Base po sa isinagawang imbestigasyon ng pamunuan ng building kung saan nakita sa kanilang CCTV na sinasaktan ni Brandon Elliott ang 65-year-old na si Will McCary, pinabayaan at nanood lamang sa insidente ang dalawang doorman. Sa CCTV, kita pang pinagsarahan ng doorman si Carey imbis na tulungan. Malinaw raw na di sumunod sa emergency and safety protocols ng kumpanya ang dalawang empleyado. Nagbabala ang Amerika laban sa mga anilay agresibong hakbang ng China kaugnay sa Pilipinas at Taiwan. Kasunod yan ang pagkondena ng ilang opisyal sa pananatili ng ilang barko ng China sa Julian Felipe Reef na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa U.S. State Department, ang anumang armed attack sa Pilipinas ay senyales para tumupad sila sa napagkasunduang Mutual Defense Treaty. Nababahala rin daw sila sa napabalitang presensya ng ilang eroplano ng China na dumadaan sa Air Defense Zone ng Taiwan. Handa raw silang lumaban sa alinmang paraan ng panggigipit doon. Wala pang pahayag ang China tungkol dyan. Usap-usapan po ngayon sa Amerikang isang tricycle na proudly Pinoy. Naging viral kasi yan online matapos tumawid sa isikat na Golden Gate Bridge sa San Francisco, California. Konsepto raw ni na Mike Arcega at Paolo Asuncion na kapamahilig sa motorsiklo ang disenyo ng tricycle. Buong pagmamalaki pa nila, original na galing sa Pilipinas ang sidecar nito. Bukod sa pagbibida ng tricycle sa Asian Art Museum, plano rin daw nila itong lagyan ng karaoke at isama sa mga pagtitipon ng Asian community bilang pagkondena sa issue ng hate crimes sa Amerika. Nagpapagaling na si Rian Ramos matapos magka-COVID. Malaking bagay raw ang encouragement at communication mula sa family and friends. Napakalaking bagay to be a source of encouragement kasi part of the COVID battle is the psychological battle you're going through also kasi nakakatakot siya. Mas magiging maingat na rin daw siya at sa kanyang pamilya. Muling mapapanood si Rian sa Truly Mad Yet Deadly episode ng I Can See You simula next week sa GMA Telebabad. Kasama niya rito sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado. Katatibayan GMA News. Mula sa pagpakilig sa GTV series na The Lost Recipe, nag-level up ang love team ni na Kelvin Miranda at Mikey Quintos sa pag-release ng kanilang latest single entitled Two of a Kind under GMA Music. Ito ang kanilang first project together after matapos ang kanilang serye. Pareho silang happy and thankful sa opportunity dahil hilig din nila ang music. Mapapakinggan na ang single sa Spotify, Apple Music at YouTube Music. Katatibayan GMA News. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito.
Araw-araw pong tumutok sa balitang hali para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Raffy Tima, ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali.